na hinahanap ko is yung belt ko na brown. Mahalaga siya sa akin. And parang lahat na kinakaw-kaw ko. Siguro sa dami ng gamit, hindi ko na nanonotice yung mga ibang gamit na yun lang, bigla na lang mawawala. Madalas yun mangyari sa akin kasi yung habit ko noon is to place things lang where it's convenient for me to place. Feeling ko, yun nga, nakakaubos na ng time. Ang dami ko nang nasayang na panahon and oras, tsaka effort din, tsaka energy. Ate Al? Yes. Saan po yung brown ko na belt? Baka nandun sa cabinet. Yung isang cabinet mo, di ba? Yung dun sa may... Kasi di ba may lagayan ng belt? Nagtanong din ako sa kasambahay namin kung nahanap, kung nakita ba niya. Kasi siya din yung nag-aayos ng gamit ko minsan. Huling gamit ko siguro nung nag-party ako with friends. Siguro mga more than six months. Kasi nadadala ko sa friends ko na, ganda ng product na to, dapat na-try mo. Parang ganda ng reviews nila. Every now and then, nagbabasar kasi sa school. So, ang daming stall, parang natetempt ako. Bukod sa friends ko, yung siguro humihila din sa akin is yung price. Siguro, pag yung maximum na nagagastos ko is 500 to 700. Para sa clothes or makeup or accessories. Pagdala ko yung mga gamit, especially pag uwi ko, sobrang, excited na ako, i-try on, ganon. Pero after a while, nawawala din yun kasi parang value na, nagde-decrease na, especially na hindi ko na siya ginagamit after a while, hindi ko siya na ma-maximize. So yung unang closet ko, nandito yung mga jackets ko, tsaka blouse, tsaka dress. So yung jackets ko siguro yung pinakamarami. Meron ako 1, 2, 16, 17, 18. Tapos, meron pa akong plus 5 sa condo ko. Yung next natin bibilangin is yung dresses. So, 1, 2, 17, 18. Tapos meron akong dalawa sa condo. So, mga blouses. Siguro mga pang-corpo attire. 1, 2, 16 blouses. Pants. 11 maong. Tapos may 12 na nakasabit dun. Tapos meron pang actually tatlo na hindi pa nilalabhan. So 11, 12, 13, 14, 15 pairs. Next naman, skirt. 11, 12. So 12 skirts. Ito yung mga swimsuits ko. 7, 8. Plus, may binili pa akong bago last week lang. And every time na nagbe-beach, napapabili ako ng bagong outfit, papabili ako ng bagong swimsuit. Kasi nga, bago na naman, dapat iba yung mukha sa picture. Bagong beach, dapat bagong look. Minsan, napapabili ako ng impulse kasi feeling ko, wala, nasuot ko na yan, nasuot ko na yan the last time. Minsan pag umuwi ako from school, minsan nafe-feel ko na parang ang sikip kahit yung kwarto ko naman malinis. Ito kasi, yung neighbor ko, nakatira po siya dun. Magkalapit lang po yung birthdays namin. So, gumawa kami ng joint celebrations. 2015, so mga 3 years ago. Yung tatay ko kasi medyo minimalist siya, so medyo ayaw niya yung mga bursting colors. Sabi niya, parang ang kalat. Ito lang naman, di naman siya makalat. Like, one place lang naman siya. Pero mukha lang makalat. Mukha siyang magulo. Pero for me, magulo siya na maganda. Nag-start ako maglagay sa wall dahil nag-art kasi ako. Nagda-drawing ako. Tapos yun, sunod-sunod ko nang nilagay yung iba kong drawings and paintings. Tapos biglang naging travel. Yung mga souvenirs ko from travel. Yung term minimalism, aware na ako dun kasi nung bata pa lang ako siguro, parang trend na siya sa posters. Usually, gusto ko siyang tanggalin, pero
minsan tinatamad din ako, parang sinasabi ko, ah, next time na lang, or bahala na. Yung minimalism na artwork, inga, usually maraming blank space, or yung sa tingin ko is organized. Lahat naman ng tao dumadaan sa yugto ng pent-up demand. So lahat tayo dumadaan dyan sa pagitan ng edad na 18 o 21 hanggang 30. Pero ang katalagang habit na bumili ng mga bagay-bagay. Kasi nga, na-deprive ka nung estudyante ka eh. Pag nakalampas ka ron, assuming na talaga namang nag-experience ka ng iba't ibang adventure, alam mo na yung gusto mo sa ayaw mo. Kaya magkoconcentrate ka na lang, ayaw mo na to. So normal yun. Lahat ng mga bagay na nasa bahay mo, pinili mo yan. And you're the one who's choosing to hold on to those things. The idea is just that you want to choose the things that will make you happy. Ang first step for minimalist beginners ay setting a goal. Or in other words, it's about finding the reason why you want to declutter. Pagbabawas ng mga gamit-gamit. Hindi mo naman kailangan ng malalim na goal. Okay lang yung simple na goal as long as talagang mamomotivate ka to pursue that goal. For other people kasi, iniisip lang nila, ah, kasi it's trendy. But it's important na may sarili kang reason why you want to declutter your space. So, yung mga goals ko is ma-create ng habit na pagiging tidy and parang putting things in the place where it's supposed to be. Second tip for minimalist beginners is to decide what's really important to you. So the first pile is keep. So these are the things that are important to you, that are useful to you. I have another pile, which is for selling. And then another category is donate. And then the last part is dispose, or kind of things na no one can really use anymore. Una is jackets. Yun yung pinakamarami. And yun yung heaviest na nasa closet ko. So feeling ko, ito yung nakaka-take up ng most of the space. Ito yung hindi ko na ginagamit. Siguro higit 2 to 3 months hindi ko na ginagamit. Dapat itapon na, pero hindi ko nga nagawa kasi medyo may value kasi. Ito naman yung not sure kasi minsan ginagamit ko pero rarely. Pag-iisipin ko pa kung gagamitin ko pa siya or hindi. Tapos ito yung mga ginagamit ko all the time. Actually, kasi yung pag namibigay sila ng regalo na jacket, mas madali sa akin itapon kasi hindi ko siya style. So, okay lang. Ito pa pala. Galing sa boyfriend ko kasi to. So, ito yung sentimental value talaga. I-keep ko to. Ano feeling ka mag every time suot mo yan? Di ba may mga ganun silang yung kilig. Parang... Nung pag nagde-declutter na, kasi since yung belt ko malapit sa jackets ko, kala ko nakaipit lang sa jacket or nakaipit lang sa pants, pero wala. Yun, na-disappoint talaga ako. May liga ko sa vintage-looking aesthetic. So, nung nakita ko to, parang, ah, okay, pwede to. Sinukat ko, ganun. Pero pagdating ko naman sa bahay, tsaka pag yung tinatry ko na, parang wala naman bagay. Hindi naman siya bagay sa kahit ano, kasi natry ko na. So, oh my gosh. Feeling ko, lalagay ko siya dito. So, 12 out of 23. Tapos, yung mga unsures, 1, 2, 3, 4, 5. Tapos, yung mga tatapon ko na, or ipapamigay, the donate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pants person ako. Ayoko ng skirt or dress kasi lumilipad siya. Actually, ito, nakuha ko lang to from an event. First event ko yun. Tapos, parang freebie na feeling ko special ako. Feeling ko naman na gumagana yung pag-moisturize ng legs. Pero ilang beses mo na siya nagamit? Once. Kasi yun lang yung only pair na natira sa condo.
pabalik-balik na rin ako na let go ko. Ay, hindi pala. Parang sobrang babaw na ganito yung nafe-feel ko. Para sa pants. Okay. Sige, not sure pa rin. Kita ko naman na hindi siya practical na itago pa. Pero, I don't know, maying sentimental value siguro. Ooh. The thing with sentimental items is that it's really hard to let go. But sometimes we get stuck in the past. Emotional clutter siya, that the longer it stays there, the harder it is for us to pull it out. You want your possessions to serve you. You don't want to serve your possessions. Ayaw mong maging slave to the things that you have. It took a while, pero na-pick up ko rin na di talaga ako ito kailangan. Sa mga bagay na dispose, yung mga, for sure, yung mga jackets, pants, ganun, gusto kong ibenta para magka-profit din ako and para magamit ko rin sa, for new experiences, like travel, ganun, kasi yun naman yung talagang gusto kong gawin. Gusto kong mag-declutter ng sketchbooks. Since di na ako nagda-draw masyado, di ko na rin nagagamit yung sketchbooks. Yung artwork na to, penguin siya. Nilagay ko lang siya para lang ma-fill in yung string of artworks. And it's not the best artwork, so okay lang sa akin gawin scratch paper. Ah, yung iba, ayoko siyang tanggalin kasi pinaghirapan ko rin siya at one point. And parang nakikita ko rin kasi yung parang kung paano nag-evolve yung art ko from siguro mga 16 years old. Actually, naisip ko na tanggalin nga yung artwork noon. Parang magamit ko siya as vision board, ganun. Pero parang sobrang feel ko na pag tinanggal ko siya at tinapon, or going scratch paper, whatever, parang di ko na magagawa yung art ulit.